Welcome back to my channel, guys. Kalimay Online po. Andito na naman tayo para naman sa isang edisyon at para mag-review ng coins. At kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe ka na po. At i-click mo yung notification bell para ma-update kapag meron tayong bago. At mag-join po kayo sa ating membership. At unti-unti pong nadaragdagan ang ating mga members na tinatawag po nga Kalimay Online Hunters. At syempre, tinuturing po natin yung pamilya, no, kapag kayo po ay nakapasok dyan, asahan po ninyo na madaragdagan ang inyong mga kaibigan, syempre, at ituturing kayong pamilya dyan. Okay, guys, ang ating content error na naman, guys, ano, at ito kamakailan ko lang nakilatis at sinuwerte merong mga, no, may mga karakter na hindi dapat, ano, may special sa coin na ito na commemorative na 10 piso by metallic to, Juan Luna, guys. Ayan, napakaganda ng coins na ito, guys. Bukod sa commemorative siya, ang condition niya ay para sa akin AU, no, almost or about uncirculated. Nakikita nyo naman at itong mga commemorative na ito ay enhanced yan, likas po na pros ang mga yan, no, tulad ng dati. Siyempre, guys, update tayo sa ating website and nmista.com. yung mga hindi pa member dyan, guys, magpa-member kayo sa Nmista, no. Kung kayo po ay magsisimula na mag-collect, kailangan nyo kasi ng mga ganto para meron po kayong mga pagbabasihan, mga batayan, ano, parang ito yung magsisilbing libro sa ating pag-collect, no. Kahit mga foreign coins, guys, no, basta membro na itong Nmista, pwede yan. Ayan, so konting review lang. Andito naman lahat dyan. Commemorative 1886 2016. No? Ayan ang kanyang taon. Reverse, reverse. Andito lahat ng featuring. Yung full specs. Kung hindi kayo familiar, guys, no, punta nyo lang dito sa end.nmista. Nire-recommend ko yan. Lalong-lalo sa mga bago. Kasi everyday naman mga may bagong pumapasok sa ating channel. Okay, guys, ito na 2016 ang kanyang taon at andito na yung kanyang mga value, no, sa nakikita nyo, extra fine, AU and uncirculated condition. So naglalaro ang value nito, guys, sa kasalukuyan, no, nasa 200 po sa extra fine, no, 200 sa AU, ganun din, no, ay no, nasa 154 at sa uncirculated, guys, is 140. Pero ayan yung value na yan, from extra fine to uncirculated, yan po naglalaro ang kanyang value. So guide lang naman yan, wala naman na fixed price yan. Kung makikipagpalitan kayo sa labas, ano, kung makikipagtransaksyon kayo sa labas, kung gusto nyo magbenta, pag mas maganda ang condition, guys, ng coins, eh mas mahal po yun. Ano naman po kasi yan, at depende pa rin yan sa inyong magiging pag-uusap. Pwedeng siyempre mag maganda, pwedeng mas mataas yan dyan, pwedeng umabot ang isang piraso nyan nasa 500, pwedeng umabot yan sa ganun, no? Kasi nga depende yan sa inyong magiging pag-uusap, lalong lalo na katulad nitong ating coin na tinampok, ano, may mga error po siya, guys. Kaya ayan ang ipakikita ko sa inyo. Kaya huwag nyo pong i-skip yung video. Hayaan nyo po ako nga magsalita at pakinggan nyo. Sa ganun, eh, siyempre yung informasyon, sayang naman, ano, total, nanunood na rin lang kayo. Okay po. Ngayon naman, guys, papakita ko muna sa inyo yung example ng commemorative na ito na wala siyang error, no. So malinis siya na yun, no, sa portrait ni Juan Luna, ating bayani. Wala kong ibang makikita dyan kundi yung mismong portrait lamang niya. Ayan. Yung kanyang portrait, yung sa 10, yung sa Pilipinas, yung words na Pilipinas. Ayan. Republika ng Pilipinas. Hindi naman siya doubling, no. Wala naman siyang double die. Pero dito sa portrait niya, guys, meron niya sa side na parang mapagkakama lang, doubling error. Pero hindi. Normal lang po yun. Kasi may iba dyan na pagkakamala nila, double die daw. Hindi po yan double die. Yan po talaga ang pagkaka-extract niyan. Ito naman sa reverse, ayan, makikita niyo yung dangal, tapang, dignidad, yan. So plain lang, no, bold letters lang yan, wala naman siyang iba dyan, walang doubling, no, kahit yung
Ayan yung logo ng Republika ay ng Bangko Sentral nandyan. At wala naman kayong ibang makikitang special na karakter. Kapag ganito, syempre yung common siya, yung hindi siya error coin. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo, no? Guys, kaya ganda. Maganda itong coin natin na ako dahil hindi lang iisa yung kanyang error. Kaya tinatawag itong 6 errors in 1 coin. Kaya tara. Hey guys, no? Tayo na at mangilatis. Kilatisin na natin itong barya natin. Yan. Hindi tayo gagamit ng alien technology ngayon guys, no? Mas maganda kasi yung video para makakita ninyo, para pair na baka kasi yung iba iniisip. Baka ini-edit ko lang, no? Pero ito, video na lang para siguradong makita ninyo na walang edit-edit ito. Yan. Yun yan, sa part na yan guys, yung parang merong mancha. Yan, istas na yan. Hindi ako nagkakamali, finger, yan yung tinatawag nila. Basta mga mancha-mancha daw sa barya, finger daw yun, eh, no? Pero hindi pa natin masabi, baka may iba pang tawag dyan. At dito din, sa part na to, may parang sumobrang buhok dyan sa ibabaw ng tenga, no? Ayun, nakikita nyo naman. Pangalawa yun, ano? Tapos yung pangatlo, dito sa may mismong pisngi ni Juan Luna rito, guys. Meron siyang linya pababa. Ayan ang tinatawag ko na kahit doon sa pera ng mga US, pag ganyang may mga parang scarface, yan tinatawag nila, scarface yan. So scarface na rin, maituturing to. Juan Luna, scarface, no? Tapos, yung pang-apat, yan, close-up lang natin para mas makita nyo doon po sa labi niya, sa ibaba. Biak po ang labi dito ni Juan Luna, eh. So parang talagang napalaban sa digmaan ng ating bayani. May scarface siya, may biyak sa labi. Ayan, ang special dito sa obverse pa lang ito guys, no? So para sa akin, collectibles at hindi na basta-basta ang value nito kapag ganito kasi marami siyang error. At mapunta naman tayo sa reverse nito. Ito. So zoom uli natin guys. Okay. So yung kanyang error guys, no? Andito siya sa may bandang ibaba, sa may bandang right side. Ito, zoom natin. Ayan, dito sa part na to guys, yung sa pagitan ng A and D, yan, no? Malinaw siya. May linya doon sa pagitan ng letter na A and D. Hindi po yan na damage, no? Ayan po yung mga error ng mechanical error yan, eh. Kaya nagkakaroon siya ng mga linyang ganyan. At malahalata naman nyo, eh, kapag yung damage or parang nasugatan lang, no? Tapos ito, yung panghuling error, mas matindi guys. Yung words na bayani ng digmaan laban sa Estados Unidos. So, kung nakikita nyo, halos hindi nyo na mabasa kasi parang nag-doubling na siya. Mechanical doubling na rin siya. Parang double die na rin siya, no? Double die error. Yung mga bawat letra ay nagkaroon po ng pagdodoble. So, double die po yan. So, yan ang mga error sa barya na to guys, no? Para sa akin, kung may ipipresyohan to at ililisting sa EV to, pwede ng presyohan to ng 6 to 15K, no? Kasi international naman 'yon, 'di ba? Alright guys, sa susunod ulit, huwag kalimutan mag-subscribe, no. So, God bless you all. Out pa tayo.